Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito po ang ating general love reading for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat. Ano po, kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. So again, this is for Water Sign Cancer, Scorpio, Pisces. So mga hindi pa nakasubscribe, pahit na lang po na subscribe button, notification bell. Ma-appreciate kung kayo ay magla-like at magko-comment, of course. Kahit po mga heart-heart lang, smileys, ayan, malaking bagay na po yan sa akin. Nagpapakita na malaking support. Maraming salamat, guys, sa mga nagko-comment dyan. I love you all. And of course, kung gusto mo na personal reading, punta ka sa Facebook. I-search mo na lang si Jing Tarot Reader. Okay? Ayan. Meron din po silang groups. Si Madam Jean Clemente Palmes, search mo na lang. Ayan, may mga pwede ka makipag anong tawag dito, makipag-discuss ng whatever doon. Yan, the Five of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy, the Justice card, the Eight of Swords. I don't know what you're trying to do here. Nakikita kasi natin na parang... kumbaga hindi ko nakikita kung bakit mo ginagawa to or anong intention mo ba't mo ginagawa to. But for some of you, pwedeng nasaktan ka, nalungkot ka dito sa taong to. Pero may isa kang tao kasi na kinaiinisan, na parang nakikita natin na parang either gusto mong magdusa siya or gusto mong may mangyaring hindi maganda dito sa taong to. The Eight of Swords. Pwedeng kasi hindi anong tawag dito, hindi nangyari yung plano ninyong dalawa. Maybe hindi makaka-resonate ang marami sa inyo dito kasi it feels like a personal reading. It feels like a personal reading. So, meron kang taong kinainisan na parang gusto mo ay hindi maging maganda yung kapalaran niya. Parang ganun. Yung iba sa inyo, this could be your ex-wife or ex-husband. Yung iba sa inyo, pwedeng nandyan pa rin naman yung relationship or pwedeng may marriage na involved dito sa inyo ng person na ito. But, nakita natin yung pagmamahal or efforts or pagmamahal ay binigay mo sa kanya in the past. Maybe, kung may pamilya nga kayo, yun nga, no? And maybe binigay mo ang lahat mo sa kanya. Oh, that's why. The Three of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius energy. Pwedeng inilagay ka niya sa third party situation. And that's why nakakahiling or nag-iisip ka ng ganyan. Na parang either yung person mo mismo or yung other person na involved dito sa connection na parang hinihiling mo na parang ayok. Sana bumalik sa kanya yung mga sakit, ganito, ganyan. But I don't feel like we wish ka ng maganda doon. So, I understand, naiintindihan ko. Kasi of course, nasaktan ka, naloko ka, or mahirap para sa'yo tanggapin yung mga nangyari. So, you want justice. Gusto mo ng hustisya sa mga nangyari sa iyo. Kasi feeling mo ay nagamit or talaga nasaktan ka eh. Dito, oh. You want to fight but you don't know how. So who is this person that you're dealing with? I mean, you have to concentrate on your future. This is like an advice for you with the Eight of Cups. Concentrate ka na lang sa future mo. Regarding this person, yeah, you have to... The Queen of Wands, this could be a friend. Ayan, I cannot tell if this is your person. Yung iba walang kinalaman sa love to. This could be a friend na pwedeng na traitor ka or hindi mo gusto yung mga ginawa niya sa iyo, mga pananakit na ginawa sa panloloko with the Three of Wands, Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Yung iba pagdating sa love, hindi ko makasi ito ha. Iba-iba ang ating
energy. Yung iba, that is your friend na wini-wish mo na sana hindi maging maganda buhay niya, gano'n, gano'n. Kasi naloko ka nitong kaibigan na to or sinaktan ka nitong kaibigan na hindi mo akalain na gagawin niya sa'yo. And then if this is a lover, pwedeng inilagay ka sa third party situation with the Two of Pentacles, nakikita natin yung priority niya ay ibinigay niya sa iba. So, pwedeng may other person. And then you do have here the Eight of Swords. Gustong-gusto mo magdusa talaga ang person na to. Like, you don't want this person na maging maayos ang buhay niya kasi sa panlulokong ginawa niya sa'yo. Okay? Well, I cannot tell talaga. The Devil, oh, Capricorn energy, you see this person as napakasamang tao niya. Ba't niya nagawa yun? Yung iba sa inyo, involve yung kaibigan, tapos person mo pa nakakonect. Nagigets mo. Kaya ka nagagalit ng ganyan. Kasi involved yung kaibigan mo mismo at involved pa yung other person. Pero yung iba, wala naman. Pwedeng ang kakonect mo lang, tinutukoy dito is your friend. And yung iba naman, ang tinutukoy dito is mismong yung person mo. Kaya lang may iba pa. May isa pa siyang kinonecta na iba. So, iba-iba yung energy, no? Kunin mo na lang yun sa'yo doon. But this could be a reading. No? Ano ang nasa isip mo? But ang alam mo, advice sa'yo, mag-focus ka sa future. You don't need to focus on these people kasi honestly, hindi mo naman sila kailangan eh. Oh, the Six of Swords, you have to move on. Yung iba sa inyo, you're already moving on. Pero you're not completely moving on. Dahil, part of moving on is yung pagpapatawad at hayaan na lang kung ano yung mga nangyari. Parang ganun. And with over the Two of Cups, something here in the future ang naghihintay sa'yo. Yung iba sa inyo, pwedeng nasa isang relasyon ka na ngayon. And magiging mas fruitful, mas magiging maganda itong future mo with this person. So that's why kailangan mong mag-move on. Kalimutan na lang yung nakaraan because this new person will actually... Of course, may mga trials, may mga challenges sa inyo nitong new person na ito. Nagpapakita siya sa King of Wands. Pero kasama sa new beginning yung challenges eh. Na yan eh. Para mas maging mas matibay ang connection at mas makapagturo pa ito sa'yo with the Hierophant eh. Kumbaga sa connection ninyo, the more na nalalagpasan ninyo yung mga challenges na yan, the more na mas tumitibay ang connection ninyo ng person na ito. So you have to focus on new people, new person sa buhay mo. Kung wala pa, paparating na, kung meron na, mas i-enhance mo at dun ka na lang mag-focus. Forget about the past. Sa friends, ganun din. If you're dealing with a friend, kung wala kang kadil ngayon, ganun din. There's this person na mas nangangailangan or mas dapat mong pagtuunan ng pansin rather than the person na nagpapahirap sa'yo, nagpapalungkot sa'yo or whatever itong taong ito. Kailangan mo na lang siyang kalimutan. More on advices ang nakikita natin. Regarding your person, hindi na siya sure kung babalik ka or magme-message ka pa. If that is your friend, wala na siyang, hindi niya alam kung may chance pa bang magkaroon ng ano sa inyo, another chance sa pagbabago sa inyo. But, kasi feeling niya hindi na siya welcome eh. But, you know, nagkakaroon siya ng problema ngayon with the Five of Pentacles regarding money. This person is medyo bagsak siya ngayon. Pwedeng hindi kita sa kanya yon kasi hindi naman niya para ipakita eh. Hindi niya para ipakita yung problema niya or whatsoever. Pero sa nakikita natin, nagkakaroon siya ng problema. Anong emotions mo towards your person? Emotions mo towards your person is the Devil. And I don't know kung yung iba sa inyo is may connection pa. Pero sa nakikita natin, kasi I cannot tell eh. But honestly, pwedeng magkaiba, pwedeng may connection or wala na. Pero I don't feel like nagtatrust ka pa dito sa person na ito with the Devil. Mas nakikita nga natin na gusto mo siyang turuan ng leksyon. Gusto mong bumalik sa kanya yung mga sakit na ibinigay niya sa'yo. Gusto mong kalimutan na lang kung ano man yung naging connection ninyo ng person na ito. Parang yung iba sa inyo nagsisisi pa nga na ba't nakilala mo pa tong taong to. Regarding your person, emotion niya ngayon is hindi regarding sa'yo ha, but rather sa problema niya. Sobrang nai-stress siya, sobrang masasaktan siya. The Nine of Swords is here. This is a person na parang talagang ang daming isipin sa buhay, na talagang ang dami niyang pinagdadaanan ngayon. The Emperor is here.
may kinalaman sa father figure yung iniisip ng person, the mother or father figure. Maybe may kinalaman sa parents niya or what, pero sobrang bagsak ng person, napapagod. Alam mo yung energy ko ngayon, is nakukuha ko yung energy niya ng person mo, nakakapagod. Tired. Nakakapanghina po. So talagang hindi maganda yung pinagdadaanan niya ngayon. So, what will happen in the near future for you, water sign? What will happen in the near future for you, water sign? For near future, please. For near future, for our water sign. Near future, please. King of Cups. The lovers, the Page of Swords, I told you, kung wala ka pang new person, the new person is coming. Kung wala ka pang person nakakonect, the new person is coming. So, concentrate on your future. Kung may future na, na nangyayari dito, kung ito na, I mean, kung iba sa inyo, nandito ka na sa future, nandito ka na sa stage na meron ka ng person nakakonect, continuous eh. I mean, there's a lot of experience, new experience na mararanasan mo dito sa person. Get ready. So, ano yung new experience na yon? Sinabi ko na kanina, bukod sa challenges, pwedeng mga bagay na hindi mo pa na-experience before, and it's like a sweet memories between the two of you. Magke-create kayo ng mga panibagong istorya at mga new memories para sa'yo. Na mas ka-treasure kumpara dito sa past person na nakikita natin dito. Okay? So, yeah. The main advice for you is to focus on yourself. Focus on your future. So, kukuha pa tayo ng ibang... I feel like kailangan mo pa ng advice. Additional advice for you by our spirit guides. Gagamit ako ng ibang card eh. Ito. Kanina pa ito nagpapaano sa akin eh. I will use this. Okay. Advice for our water sign, please. Spirit guides, angel guides. Please help me give advice to our water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Please, spirit guides, angel guides, please. One last shuffle. Okay. For our water sign, anong advice sa'yo sa future? We do have your gray. Endings are inevitable. Okay? Maaring with the villain, you can always rewrite the story. See? Storm at the bottom of the deck. Dragons slay them all. Ayan, no? For what I can see here, maaring ikaw ay naloko, nasaktan, hindi, na-traidor. O, yan, no? The villain. Ayan. The villain is... sa pelikula or sa isang ito yung kontrabida, di ba? Maaring minsan siya naging kontrabida ng buhay mo. But with the storm, every hurricanes come to an end. Tapos na yon. Kung ano yung naging papel niya sa buhay mo, tapos na yon. Okay? And the dragon is here. Slay them all. Okay, nakita natin yung paglaban mo kung gaano ka naging malakas dito. Ituloy-tuloy mo lang. Tama lang yung ginawa na yan. Tama lang yung ginagawa mo ngayon na mas nagko-concentrate ka ngayon sa buhay mo. And with the gray, endings are inevitable. Kung ano man yung mga nangyari, kumbaga, yung mga pinagdaanan mo yun, isipin mo na lang na itong person na ito is a lesson for you. Na kaya nag-end yun sa inyo, dapat lang. At kung bakit mo naranasan itong taong to, ba't nakilala mo itong taong to, dapat lang. Why? Kasi lesson nga siya sa buhay mo eh. Kung hindi mo siya makikilala ngayon or hindi mo napagdaanan itong taong to, maaring hindi mo kakayanin kung dumating pa siya sa maling panahon. Kumbaga sa future pa, kung hindi mo na kayang bawiin pa yung mga bagay na kaya mo pang bawiin sa sarili mo. Okay, ibigay sa sarili mo. You know? Thank you for watching. Sana nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Hopefully, ay mag-like, mag-subscribe kayo sa atin at sa akin at mag-follow yan, sa ating TikTok. Search mo na lang po, Jing Tarot Reader, if you want personal reading. Jean Clemente Palmes, yan yung kanilang group sa Facebook. I love you all. Thank you for watching and bye-bye.